Titirahin mo sarili mo. Tama. Malinaw? Kaya ako, huwag niyo na po akong gayahin. Mayabang po ako. Kala ko, okay ako. Diba? So, ano mo, grabe po itong speaker na to. Nung na-meet ko po ito, yabang na yabang din po ako. O, diba? Anong din na yabang din? Pero alam mo, itong tao, bibuild up ko kasi yung speaker. Pero itong tao na po na to, grabe po. Bakit? Ito po ang nagbukas ng isip ko. At ngayon po, na-realize ko na po pwede po pala akong yumaman. Power! Yun ang mga bagsakan. So, kayo, papraktisin nyo. Pag wala na kami dito, papraktisin nyo. Oh, intro, practice, intro, intro lang. Intro sa Bible, intro si ganito, practice lang. Kasi, tandaan nyo, walang yayaman sa inyo na hindi tatayo sa harapan. Walang yumaman sa networking na hindi tumatayo. Eh, paano nga mayayay ng punyeta, kalimutan mo nang yayayay! Lahat naman po mayayay. Kaya po natin papraktisin para maging walang hiya ka. Tandaan mo, pag marami kang naalaman, kahit na lawyer, engineer, doktor mo po dyan, kaya mong durugin niya. Bakit? Eh, engineer ako eh. Idol kita, engineer. Pinibok sa'yo. Engineer, may tanong lang ako. Pag bawal naniwala sa'yo, kaya mo ang payamanin. Ang sagot niya, hindi. Engineer, gusto mong bang yumaman? Ang sagot niya, yeah, kinig ka sa akin. Kaya kahit na lawyer yan, doktor yan, kinig yan. Eh no, ang galing kong lawyer. Ako, idol talaga na, attorney. Ang dami mong case talaga, close case. Eh, attorney, pagbasa yung sumami, ayaman ako. Ang sagot niya, hindi, attorney. Gusto mo ba habang magaling kang lawyer, dagdagan ko, hinga mo mga 2.7 million. Ang sagot, Kahit bago ka, lamang ka, ikaw na nagtutok eh. Tama? Siya hindi niya pa alam. Halinaw? Tama daw. Hey, may practice ako ng Jollibee. Congratulations po, napakayaman niyo po ba? Kailan niyo po natulungan ng kapatid? Minsan? Di ba? Eh, may tanong po ako sa inyo. Gusto niyo po matulungan ng kapatid? Na habang yumayaman kayo, yumayaman niya siya. Kaya ko ba ng Jollibee niya? Ang sagot na, hindi. Congratulations. Pwede po dito. Tama mali? Tama! Okay, mahihiyaya na... Yayaman ka dito. Hindi lang mag-usun ka na sa katotohanan. Ay, nindihan nyo? Saan kang hihiyaya? Di ba si Jean, tatak dito, pag-ano-ano si Jean? Oo. Pagtayin nyo dito straight. Kahit kinakabahan ka, di ba halos mag-tug-tug-tug-tug-tug. Grabe! Gumanong ka lang dito, makawala na yan. Maniwala na kayo! Nakabaka ka, di ba? Wala na yun agad, doctor. Kayo mga down na yun, humahampas ka to. Ano? Basta! Basta na. Bakit? Tinayin niya lang kaman niya. Ganun na yun. Nakawin niyo? Tatanggalin niyo lang muna yung kaba. Kasi pag natanggal yung kaba, wala na yun. Tapos na-boxing nun. Ba't alam ba niya sinasabi mo? Hindi. Hindi. Kahit nagkamali ka, hindi niya alam yun. Ano ang kakalam na yung upline mo? Kaya pagkatapos mag-talk, sasaloyin ang upline. Naibigyan nyo? Yes. Kaya huwag kang kakabahan. Eh, ano lang po ko, yaya lang po ko eh. Domestic helper lang. Eh, naman. Alam mong yumaman sila, hindi. Tama. Ikaw, kahit engineer ka usap mo, hindi niya alam yumaman. Alam niya lang kumita. Sir, ano nyo? Tanong mo, sir. Alam niyo bang yumaman o kumita lang? Ang sagot niya, kumita. Gusto niyo bang yumaman? Akinig mo kayo. Ikaw speaker eh. Ikaw speaker. Tama. Ano sabi mo? 2.7 million. Tama? So ngayon pa lang, lakasan yung loob. Kasi kaya natin yumaman. At kaya mo magturo yumaman.
Malinaw. Yes. So, ayun yung intro. Tapos yung speaker, siyempre, papasalamatan mo yung nag-intro. Tama? Ganun ulit, magmamindset ka ulit. Walang katapusang mindseting to. Ganun ulit. Why? Diba? Ganun yan. Yung past mo, yung present mo, yung future. Same lang. So, paulit-ulit yan. Kaya talaga magpa-practice kayo lahat magsabi ng why nyo. Naintindihan nyo? Okay. Tapos, kwento mo. Ayan, ha? Grabe po, no? Ayan. Kaya po, grabe po. Ngayon, nabaling po ako sa network. Kasi nakita ko po, yung buhay ko, pwede magpago. So, simula ka na ng presentation. Ano ba sinasabi dito? mga kaibigan, may mga pangarap po ba tayo? Sisimulan mo sa dreams. Di ba? Ano po ba mga pangarap natin? Di ba? Kotse, bayad lupa, di ba? Savings, travel. So, ito po yung mga gusto natin. Ma'am, tanong ko po, magkano po ba mga pangarap nyo na kotse? Lagyan natin 1 million. Bahay, 2 million. Savings, ito malaki ito, mga 5 million. Travel, mga 2 million. So, 10 million po pala yung pangarap nyo. Ma'am, kung ito po yung pangarap natin lagyan 1 million, saan po natin ito pwede makuha? Saan? Diba? Doon may kukwento ngayon sa kanya. Saan natin pwede makuha? O. How to earn, how to get your dreams, di ba? Your dreams. O how to earn money. How to earn money. Number one, pwede po tayo mag-empleyado. Di ba? Tanong, pag-empleyado po tayo, yayaman hindi. Patutupad pangarap hindi? Hindi. O, tanong, sino na po ang kilala niyo empleyado niyo mama? Meron po wala? Meron din naman. Meron din. Meron. Kaya lang, ito yung mga piling-piling-piling piling kamusta ka na ngayon? Ilang taong ka na nag-work? Natatanong mo bang yayaman ka? Tanga nyo? Puro totoo ang kukwento nyo. So, since puro totoo ang kukwento mo, malilito ka hindi? Hindi. Tama? Ngayon, sabi mo sa kanya, eh kung ganun po, hindi pala ako yayaman, paano ito mga pangarap mo? So, sabihin po, hindi pala ako pwedeng umaman sa pag-empleyado. Saan pa po pwede? Diba? Number two, mag-business. Ano pong business ang pwede kong simulan ngayon? Ano bang kailangan para mag-business? Una-una, kailangan ko po ng kapital. Diba? Kapital lang ba? Hindi. Malaking kapital. Kasi kung meron man akong pera at wala akong idea, sablay din. So, kailangan ko pa rin ng idea. So, pag may business ka, dapat pala meron kang idea or concept and meron kang pera. Kasi pag wala ka ng idea, wala ka pang pera, ang tawag sa'yo, basura. Tama? Tama? So hindi mo madali. Sino po yung mga negosyante? Yan po sila Lucio Tan, sila Henry C. Bakit po? Sila po merong magandang idea. Ang malupit, merong pang pera. So, nung may idea sila, sino gana nila? Dahil meron silang pera. Tanong, kaya mo bang sumugal ng malaking pera sa business? Meron ka ba ngayon at least mga, ano? 10 million. Sige. 10 million. Meron wala? Wala. So, hindi pa rin tayo po pwede. Number 3 po. Meron pang lumabas na bago. Yung tinatawag pong leverage marketing. Ano po yung leverage marketing? Ito po yung mga tao, meron ding idea, di ba? Pero, pinarami po nila. Oh, like for example, ito ho.
Di ba? McDonald's. Ano po ginawa ng McDonald's? Si McDonald's po, nagsimula as traditional business. Why? Kasi meron din siyang idea, meron siyang concept, meron siyang pera. Di ba ang McDonald's? Oh, kahit saan ka pumunta, meron wala? Meron. Tanong, yung may-ari nito, pag kumain tayo, kikita siya hindi? Kikita. So, nagle-leverage po siya. Yan po yan. Ganon din po yung traditional business. Ito yung si Lucio Tan, di ba? Ginawa niya, nag-leverage din siya. Kumuha siya ng magaling na presidente, vice president, managers, supervisors, di ba? Hanggang guard. Nag-leverage din sila. Bakit? Si McDonald's at si Lucio Tan, may idea, may concept, may pera. May idea, may pera. Tayo po, wala na idea, wala pang pera. Tama. Tama. McDonald's po, ang tawag po dito, franchising. Oh, yan po yung pangalawa, mali. Franchising. Franchising po. Yan po si McDonald's. Tanong, meron ka bang pang-franchise worth na 50 million? Wala. Oh. Huwag ka mag-alala. Meron pa rin para sa atin, yung letter B. Ano yan? Ito po yung MLM. O, leverage marketing. Ano yung MLM? Yung MLM po, pareho lang ng franchising yan. Kasi yung franchising, malaking pera po para makasali ka. Sa MLM to, may capital din dito. Siyempre, wala naman negosyo, walang puhunan. Kasi pag puhunan mo sa negosyo, laway. Laway din ang babalik sa'yo. Tama? So may puhunan din yan. Pero ang kagandahan po nito, maliit lang po ang kapitan nito. Pero yung MLM po, pareho lang po ni McDo. Kung ikaw ito, magpaparami ka lang din. Paano? Through your key system. Anong key system? Kakilala system. Pag nagustuhan mo ito, kukwento mo lang sa kapatid mo, kaklase mo, kabarkada mo, katabi, kalayo, kadikit, kabuo, kabya. Lahat ng kit. Tanong, marami ka bang kayo sa katawan? Kati-kati, marami ka lang. Tanong, pwede hindi? Pwede. Pareho lang po yan. So, pili ka ngayon sa kayayaman. Employment, kayayaman ka hindi? Hindi. Business, kaya mo? Hindi. Pero kayayaman ka. Franchising, kaya mo? Hindi. Oh, dito tayo sa MLM. Actually, ito talaga yung pang-ordinary yung tao katulad na. Bakit po? Sa MLM po, kwento ka ngayon. Meron ako nakita dito yung channel. Yung mama. Security guard. Yung mama. Driver. Yung mama. Bakit po? Kasi, yung MLM, franchising, business, pareho po na ginagamit yan. Law of leverage. Alam yung law of leverage? It simply means, multiply your time through others. Okay? So, ngayong hapon na to, yung company na ipipresent ko sa inyo ngayon, part po siya ng MLM. Okay, yun yun, papasok mo ngayon. Company po natin, yung tinatawag na, Sabog. UPS. O, konting preview ka ng company profile. Dapat pare-pareho kayo nito. Si UPS po, nag-start ng ganito, 2011, chuchu, diba? So, alam niyo na yan. Tama? Yes. So, pag UPS member ka po, at nagkaroon na, nag-join ka rito, magkakaroon ka po ng tinatawag na e-cash account. Ano po yung e-cash account? Pag nag-avail ka po ng e-cash account, dito po, magkakaroon ka ng sarili mong remittance system. Personal remittance system. Bukod po dyan, magiging dealer ka na ng loading. So, magkakaroon ka ng loading business. Then, magkakaroon ka ng sarili mong ticketing business. Travel and tours. Pa. Bills payment. Insurance. Insurance. And marami pa pong iba. Ibig sabihin po mga kaibigan, once na nag-join ka sa UPS, pag nag-avail ka po ng IGA sa, ito po ang magiging services na ma-avail mo. Tanungin ko po kayo. So, dito pala, dudurugin mo ng 4998. Tanong, maintindihan niyo po ba? Yes, sir. Yes, sir. Ito dapat pagkakasunod-sunod natin, ha? Para, isa na lang, pag nag-talk siya, nag-talk, lahat kayo nag-talk, yung first time nyo, limang beses na napakinggan. Kabisado hindi? Kabisado. Bakit? Paulit-ulit. So, huwag nang iiba. Gumawa kayo ng kodigo kung nalilito ka. Number one, employment.
Dito! Yan ang mga hanggang sa makabisado mo. Okay, maglagay kayo dito. Ay, lipat mo. Employment! Naintindihan nyo. Malinaw. Talagay nyo po, magkaroon ka ng ganitong system, palagay nyo magkano po. Kasabi yan, 50,000, 100,000. Good news! Promo po today! Promo po today! Diba, 2,800 Hong Kong dollar lang. Today lang po to. Tatlo na lang po ang available. Ha? Closing agad. Agawan na yun. Imagine mo ma'am, dahil naka-promo po today, paglabas mo ng 282, eto na po ang negosyo meron ka. Meron ka na pong personal web tool account na kung saan makapag-transact ka ng sarili mong bibitas, na magbebenta ka ng load, mag-ticket ka, mag-travel ka. Mamaya po, magpapakwento ko dito, testimony tawag doon. Hindi nagtitikiting pa kwento din mo. Eh ako. Pasabihin mo, siyempre, palik seryo. Sabi ng mga tao. Baliw hindi. Baliw! Eto po, nag-ano ng bills. Sinyap ko, bayad yung bills ko. Eto siya! Sabi na kausap mo. Baliw hindi. Baliw! Ganun lang. Naka-ano talaga ito, naka-program. Kasi pag iba-iba tayo yung presentation, sabi sa downline mo, balik-balik ka itong aralin mo. Hindi umatin. Kinabukasan, iba ulit. Tatiyan, asan ka na? Ayoko nang bumalik yan. Ang hirap kabisaduhin. Iba-iba sinasabi. Tama ni? Tama. Eh, siyempre, hindi naman lahat matalino. Pero pag lahat may kodigo, lahat magaling. Tama. 2-8 lang po yun. Pag meron ka po niyan, ma'am, meron ka ng web tool account. Diba? So, ma'am, doon mo babanat yung kinakwento. Sino may kumili mag-Facebook? Sino may mag-like? Post. Gayahin nyo na yun. Hindi masamang gayahin. Kasi networking, kopya-kopya nga yan. Tama? Tama. Saka nakita McDo, iba-iba logo. Tama rin. Tama! McDo ba ito? Parang hindi eh. Pag ganun yung MB, no? Hindi, baka kahawig lang. McDo din. McDo din. Tama mali. Tama. So, iisa talaga yan. Kaya nga po, leverage. Ang tawag sa leverage, duplication. So, dapat isa lang yung pattern natin. Pag isa lang yung pattern, mabilis kopyahin, mabilis lahat matuto. Tama? Tama. Ganyan gagawin natin. Ma'am, kwento ka ngayon, side skirt ka ngayon. Ma'am, pag may e-cash account ka na po, bahan ba ikaw? Tuma. Diba? Ma'am, matagal ka na po bang nag-trading eh? So, doon pala dudurugin mo na siya. Para doon pala, hindi ka pa nagpe-present ng marketing plan mo, pay-in na siya. Tama? Ma'am, imagine mo pa, ma, ilan ang presyo sa Facebook? Siyempre, nagyayabang niya. 3,000. Wow! Nagyabang niya, di ba? Durog siya ngayon. 3,000, ha? Ma'am, tanong ko po. Yung price mo na yan, ma'am, palagay mo, meron kaya diyang bibili ng ticket pag in-announce mo na? Di ba? Kasi mamaya may po-post mo sa Facebook. Yun sinasabi ko lagi. Mamaya na-testing niyo, ma'am. Post mo sa Facebook status. Grabe ang blessing ni God. Next week, operational na ang travel and tourism. Di ba? Inakita ng friends mo. Trending yan. Tama mali. Eh, totoo naman di ba pag-post mo, nabi na, uy, dahi, social ka na, dahi, ha? May travel and tourism, di ka, ha? Bagay lang, di ba? Tama? O, ma'am. Pag ikaw, nalaman ng buong tropa mo na may travel and tourism ka, maging kuha rin din. Maging kuha. Halimbawa mga kaibigan mo sige, nagpabook ng ticket. Diba, nagpabook ng ticket? Pag nagpabook ng ticket yan, at na-confirm yan, nakalipad, bumiyahe, tanong, lalo ba niyang kinonfirm na may negosyo ka? Yes. Yes. Tatanungin niya yan, Dai, paano ka nagkaroon ng ganyang business? Diba?
So, lahat ng binebentahan mo ngayon ng ticket, nag-inquire sa'yo, friends mo yan sa Facebook. Definitely, nakikiri sila paano ka nagkaroon ng ganyan business. Tama mali? Tama. Pag mga friends mo, ma'am, huwag po natubuan naman ako. Tama naman yung pag-local ticket, 100 hanggang 200, di ba? Pag international, 750, huwag na masyado mahal para maging repeating client mo. Kasi bakit? Wala ka naman binabayarang rentan. Ang maganda po sa business natin, siyempre, pag, yung mga sinasabi ito, tanda nyo, ha? Internet lang, ma'am, at laptop o smartphone, may negosyo ka na. Di ba dito lahat ng smartphone? Yes. Ma'am, tagal mo na nag-internet, ma'am, di ba? Tanong, income, expenses? Expenses. Ma'am, tanong ako, gusto mo ba yung internet mo na yan? Yung smartphone mo na yan? Hindi na maging expenses? Investment na? Ang sagot na, yes. Kailangan mo ng web to lang. Mayroon ka ba mag-post? Like? Yes, yes, sir. Ma'am, post mo lang lagi yung package natin. Piso pair ng Cebu pa? Piso pair ng ganito? Ma'am, pag nakita ng price mo yan, may mag-inquire, wala? Yeah. Oo. Pag nag-inquire yan, ma'am, good news. Pag nagpa-book, may kita ka wala? May kita. Libre na ang load mo. Dahil po, may web to lang. So, doon babalikan yung ano, kung bakit siya mag-aabil ng web to lang. Tama? Ma'am, pag si A nag-ticket, na-confirm niya, maganda. At nakita niya, totoo yung business mo. Magtatanong hindi? Magtatanong. Paano ka nagkaroon yan, Mare? Problema na yan, ma'am. Ha? Problema? Bakit? May income ka ulit. Bakit, ma'am? Kasi, ma'am, yung ginagawa mo ngayon, ma'am, nagbi-business ka na. Siyempre, may mga friends ka na nai-excite sa ginagawa mo. Gusto rin kumuha ng webtoon, hindi? Gusto. Ma'am, gusto mo ba? Kada intro mo ng webtoon account namin, kami lang kumikita o damay ka? Ang sagot niya, oh, siyempre, damay ako. Yun ang problema, ma'am. Bakit? Kada kwento mo niyan, kikita ka. Di ba? Mga pagsakan. Paano yan, ma'am? Kasi ma'am, meron kami dito ang other income. Income. Doon mo na-explain, ma'am. Number one, meron po kami tinatawag na direct referral. Ano yun? Sa lahat, ma'am, ng kukwentuhan mo, at gusto rin magka-webtoon ng account dahil ma'am ikaw ang nag-refer sa kanya. Kaysa lupalop ng bansayan ng Pilipinas yan at ikaw ang sponsor niya, ma'am, yung number niya connected sa number mo. Ma'am, pag kumuha ng webtoon account yan, automatic, meron kang direct referral bigay ng company. So, pag may na-invite ka po at nagkwento na gusto kumuha ng webtoon account, automatic niya, meron ka pa 1,000 pesos. Tama? Yes, sir. 1,000 pesos. Ganyan din yung 1,000 pesos. Yes. Paano ngayon pag si B gusto rin? Naku, ma'am. 1,000 na naman yan. Definitely, ma'am, lahat ng kumari mo, amiga mo, friends mo, na tinikitan mo, nagbayad ng business limit, sigurado yan, kukuha yan ng webtool account. Ma'am, pag kumuha ng webtool account yan, ay grabe, ma'am. Tuloy-tuloy po ang direct referral. Tama? Tama. Sabi niya, eh, paano, ma'am? Sabi niya, eh, sir, paano pag yung CIA naman nag-invite? No. Problema na naman yan, ma'am. Bakit? Income ka na naman. Bakit po? Meron po kami number two, indirect referral. Ano yung direct referral? Sa lahat po ng invite ni A, ni B, ni C, ni D, hanggang 10th level niyo, ma'am, yan. Kahit hindi mo kakilala yan, kahit hindi kinakikita, meron ka dyan 60 pesos. Naintindihan niyo? Eh, paano ko si B? Naku, gano'n na naman yan, ma'am. 60 up to 10. Ma'am, pag nangyari yan, lalong sasakit ang ulo mo. Bakit? May income ka na naman. Ha? Number 3. Meron po tayong mat sales. Ano yung mat sales? Eh dahil, ma'am, kinuwentuhan mo si A at si B, nabasa ng system, meron kang transaction sa left. Meron kang transaction sa right. Pag nabasa ng system na merong isa sa left, isa sa right, bukod sa direct referral at indirect referral, pag may isa sa left, isa sa right, nag-match, ma'am,
1,500. Yes. Di ba? Eh, paano na yung invite niya, invite ni B? Ma'am, busy-busy ka, kati ticket. Kaya lang may pumasok sa left ni B. Sa left ni right. Puha sa left, puha sa right, puha ang pipe. Ganon, right? Busy ka, ma'am, kalulog. Meron namang pumasok sa left and right. May isa sa left, isa sa right, nag-match, puha ang pipe. Kaya pang busy-busy ka. Pag may isa sa left, may isa sa right, puha ang pipe. Puha ang pipe. Umula, puha ang pipe, ma'am. Dapat ganun mag-present. Kaya lang mo sa totoo lang, hindi ka pakasali, sumasakit na ulo ko. Bakit, ma'am? Yung pangarap mo. Yung pangarap mo, bakit? Matutupad niya. Sabi niya, ay, tinuod niya. Mama, good news niya, ma'am. Ang good news! Diba? Binigyan po tayo ng 60 match per day. Ibig sabihin niyan, ma'am, dahil sa kadaldalan mo, lumaganap ang kwentuhan, pwede kang kumita ng 2.7 million. Ay, grabe! Ma'am, bonus to, ha? Bonus! Ha? Bonus yan? Yes, ma'am. Kasi ito yung negosyo natin. Ay, may menu. Yes. Yes. Ano yung sunod? Number 4? Residual. Ano yung number 4? Residual income. Ano yung residual income? Ma'am, ito ang matindi. Pag dumami na yung grupo mo, definitely dadami. Tama? Yes. Palagay mo, ma'am, nagbabayad kaya ng bills siya? Yes. Nagre-revenue? Yes. Maglo-load? Yes. Magdipikit? Yes. Eh, yung dami nating product mo. Huwag na yung marami. Bills payment na lang muna pag-usapan natin. Tama? Imagine mo, ma'am, sa first level mo, magkaroon ka ng 10 downline. Assuming na bumuto after 1 year. Diba? Kung 10 downline mo, may 3 bills, eh meron ka dyan piso. Mameron ka ng 30 pesos sa first level. Paano yung second level mo? Kung nadagdagan ng 10. Naging ganyan ting 10, may tingin isang bills. Yung 3 bills na piso, may 300 ka. Paano man yung 3rd, 4th, 5th? Ito, ma'am, 3,000. Ito, ma'am, 30,000. Ma'am, 5th level pa lang, ma'am, 300,000. Una na natin pag-usapin sila. Eh. Bakit? Baka masira ulo mo. Ma'am, bills pa lang yan, ma'am, ha? Bills pa lang. Paano pa yung remit? Kaya may posting ka, paano pa yung ticket? Mama, alam mo ba sa ticketing? Hindi po piso. 10 pesos. Imagine mo, dadagdagan mo pa ng zero. Tip level pa lamang, 3 million ka na. Paano pa yung load? Paano pa yung travel? Paano pa yung insurance? Balikan na lang natin, mama. Pills na lang, ma'am. Naintindihan nyo, ganun dapat yung sequence nyo. Malinaw. Number 5, ma'am. Ano yung number 5? Ha? Ano yung number 5 mo? Gift check, gift check. Ano gift check? Ma'am, meron po tayong fifth cycle dito. Ano yung fifth cycle? Every fifth match po natin. Safety net po yan. Every fifth match po natin, ibig sa 1,500 cash po ang regalo ng company, ginagawa niyo pong gift check. Para saan po? Para may pambili po kayo ng products ng company. Tama niyo po. Safety net siya ng company. Okay? Number 6. Meron po tayong tinatawag na multi-level income. No? Tama ba? Multi-level income. Oh. Ito kami mga gamit ang mga produkto ng company. Ganyan nga yun. Sa kanin yung dugtong yan, para kung nalilito kayo, dito mo na may proceed po. Okay? Number 7, meron na tayo ditong car incentive. Number 8, may travel incentive. Okay? Number 9, di ba? Profit sharing. Okay?
Number 10, inheritance income.